Kalaboso naman ang dalawang magnanakaw na nanloob sa isang paralan sa Sampaloc, Maynila. Kabilang ang mga laptop pati projectors sa mga tinangay na mga salarin. At isa sa kanila inaming panggasto sa online sabong. Ay, talpakan na. Ang pera makukuha sakaling may pagbenta ang mga ninakaw na gamit. Si Bernard Hordian sa Italia, Rise and Shine. Bernard! Arestado ang dalawang lalaki sa Sampaloc, Manila matapos looban ang isang paaralan at nakawin ang apat na laptop at isang projector. Kinilala ang mga nahuli na sina Jeffrey Fernando at ang kanyang bayaw na si Meljon Garcia. Ayon sa Sampaloc Police Station, pinasok ng dalawang lalaki ang Moises Salvador Elementary School nitong Miyerkules ng madaling araw. Nakunan pa sa CCTV ang pagdaan sa hallway ng isa sa mga salarin na napatingin pa sa kamera. Parehong mga illegal settler ang dalawa na nakatira malapit sa eskwelahan. Ang sabi ng guard doon, talaga daw mga pasaway daw talaga yun sa lugar nila. Lagi daw yung gugulo doon. Nagsumbong ang prinsipal ng paaralan sa pulisya, kaya agad ikinisa ang follow-up operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga salarin. Kwento ng suspect na si Jeffrey. Unang beses pa lang siya nahuli at hindi talaga niya gawain na magnakaw. Dagdag pa nito, matapos makainuman ng kanyang kasama na si Meljon ang gwardiya ng eskwelahan, niyaya siya nito na may kukunin lang sa paaralan. Madali nilang napasok ang silid kung saan nila nakuha ang mga laptop at projector. Yung sira yung doorknob niya, pag naaganan mo lang siya, bukas magbubuksan. Tapos yung iba, magdado ko malit lang para ordinaryo. Kwento naman ni Meljon, dala ng kalasingan kaya nagawa niya ang pagnanakaw. Ngunit aminado ito na kapag naibenta ang mga ninakaw ay gagastosin niya ito sa online sabok upang makabawi sa nawala sa kanyang 50 mil sa sugalan. Wala po sa plano kasi ang ano po dapat namin, ano lang po ang kalakal, nagkawal sana po, nadahanan lang po namin. Wala po sa plano. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong robbery. Bernard Hojana para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.